Kahit Miyerkules ng gabi pa inanunsyo ng LTFRB na approve na ang pisong provisional fare increase sa mga jeep sa Metro Manila at Regions 3 at 4, hanggang kaninang umaga, wala pa rin inilabas na official order ang ahensya. Ibig sabihin, hindi pa dapat pinatupad ang 9 pesos na minimum fare sa unang 4 na kilometro. Pero may mga naningil na ng mas mahal na pamasahe. Inulan tuloy ng reklamo ang social media accounts ng LTFRB. Ang isang jeep na ito, na biyaheng Guadalupe Makati palayon Ginto sa Maynila, nagpaskil pa ng front page ng isang tabloid na nag-aanunsyo ng taas pasahe. Ayon sa Piston, premature ang announcement ng LTFRB. Nilagay din daw nito sa alanganin ang mga driver na baka mareklamo pa ng overcharging na 5,000 piso ang multa. Yung LTFRB, silang ahensya na may otoridad eh. Problema sila pa ang nagiging source ng kaguluhan. Wala malinaw na papel, wala malinaw na detalye, lalo na yung implementation. Ang labas chismis. No, dapat hindi ginagawa ng ahensya ng gobyerno yan. Para naman sa Consumer Protection Advocacy Group na Laban Consumer Incorporated, dehado ang mga pasahero. Ayan po, nagkakaroon po ng confusion. Ano, siyempre sa mga estudyante lalo, tsaka mga ordinary workers, malaki din po yung piso. Piso papunta, piso po eh, 2 piso yun. Paliwanag naman ng LTFRB. Sinabi rin namin doon na the increase in fare will be effective once the order is issued. Kahapon po, inahabol natin na yung paglalabas ng order, hindi talaga natin nahabol. Kaya lalabas ito ngayong araw. At kaninang tanghali, nailabas na ng LTFRB ang official order. Alinsunod dito, kailangan maglagay ang mga tsuper sa kanilang jeep ng notice of provisional fare increase na makikita agad ng mga pasahero. Pinaalalahanan din ang mga driver na magbigay ng diskwento sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.